si Lolo Lope. Binabasa niya ng malakas at nakikinig lang ako. Ay sabana. Sa hilaga ay tularin. Sa silanganan ay daampakal. Sa kanluran ay ilog. Sa paligid-ligid ay malawak na palayan. At sa loob nito ay ang munting lupalit ng aming layon. Dito kami nagsusuyuan, nag-iirnan, nagtutuksuhan, nagtutulungan, nagtataka pa. Malapit na ang pista, abala ang buong bayan sa paghahanda. Mga alkansa yan, puro barya. Wala man lang buhok. Pandagdag na rin to. Isa naman sa wala. Kaya mo bukas, ibibenta ko yung lumang jarin namin sa bahay. Mahigit 100 na rin yun. Alam mo, kayong dalawa may release din natin yan. Doon pala sa isang ligong trabaho ko, okay na yan eh. Oo nga, eh kung di ka naman nagpupunta sa practice, para saan pang may uniforme tayo? Kung mabubuke ka rin naman. Eh, nandito na nga ako eh. Oh, andito na ako. Oh, tara. Yung ibang gumagawa ng halayang ube, hindi na sinasala. Pero sa akin, hindi pwede yon. Makalumang paraan ito, mabusisi, pero narito ang sikreto ng kanyang linamnam. Gano'n ako kayo katagal gumagawa ng halayang ube? Naku, 1950 pa, bago pa ako ikasal. Itong negosyong ito, pati na yung maliit na lupang sinakan ng namatay kong asawa, ang bumuhay sa aming mag-anak. Pero hanggang ngayon po, ang dami nyo pa rin suki. Oo, pero mas marami noon. Buong taon akong gumagawa ng halayang ube. Paborito ng lahat ang halaya ko. Marami ng kagawian ang nagbago. Mula sa paraan ng pagtatanim sa bukid hanggang sa pagliligawan at pag-aasawa. Isang bagay lang ang hindi nagbago sa bayang ito. Mula 1950 hanggang ngayong bagong milenyo, pareho pa rin ang sarap ng aking halayang ube. Aling Elay, paano yan pag umalis lang kayo sa bukal? Paano nang sarap ng halayang ubi ninyo? Sa aming nayon, mayroong 107 bahay. Ewan ko kung ilang kaming kaluluwang naninirahan sa mga tahanang yaon. Ngunit sa dami ng mga taong iyan, ay wala kaming maitago na lihim sa isa't isa. Tulad ngayong si Yoyong na anak ni Kamaura ay nais gumiri kay Taling na anak ni Katasha. Akala ni Yoyong ay walang nakakahalata sa kanya. Hindi nababatid ng pobre na matagal naming pinag-uusapan ang mga kung sakali at mga gayon at ganito tungkol sa kanila ni Taling. Ngayon ay mayroong aali-aligid kay Belen na anak ni Kamarta. Akala ng lalaki ay walang nakakapunas sa kanya. Hindi niya alam na iniisip pa lamang niya'y yari na sa isipan ng iba. Magpasipok ka, magpagapas ka, magkaroon ka ng patay, may mga anak sa inyong bahay, ay naroon kaming lahat.
siya! Tulungan na po kami! Mahanap na yata sa... Tulungan na po kami! Anak si Aveline ng apo ni Impong Basilia ay naroon kami. Nakatunga nga kaming mga lalaki sa labas, samantalang ang mga babae ay nakikiusap sa nanganganak na huwag munang palabasin ng sanggol. Mapipigil ba yaon? Sa bawat bayan, sa bawat nayon, may mga pumapasok na pagbabago. Bakit ang bilis naman? Akala ko sa isang buwan pa. Naku, misis, hindi ho. Ito ang mga nasa paligid yun, nagsisipag-alisa na eh. Kaya nga lang halos na natitira eh. Pag sinimulan na po namin pagsisimento, eh kailangan tapasin na yung harapan ninyo. Maaabala ho ako. Nakita niyo naman nagluluto ako eh. Eh, wala ho ako magagawa eh. Trabaho lang po ito eh. Lo, tama po kayo na may mga bahagi dito na parang tula. Eh, di ba nang pag-usapan natin na yung tula parang kanta? Oh, eh, tama ka. Pero may mga bahagi rin dito na kwento naman. Ba't ang gulo? Maganda yung tanong yan. Alam mo, kaya nagkaroon ng kulay yung sanaysay na yan ni Pineda. Eh dahil sa kwento niya ng mga buhay-buhay ng mga tao, yung mga pinagdaraanan nila, halimbawa, pagmamahal, pag-iibigan, pati na rin yung pag-alis papunta sa ibang lugar, kinuwento rin niya. Ay, Tay, tumawag nga pala po ang munisipyo kanina kung tapos nyo na raw po yung nominasyon. Lolo, ano pong nominasyon? Nominasyon eh, alam mo, anak, sa pista, sa program, magbibigay tayo ng mga award sa mga karaniwang tao. Yung mga hindi naman sikat, hindi naman nadyadyaryo, pero malaki ang kontribusyon sa bayan ng Bukal. Ay, Lolo, may suggestion po ako kung sino pwedeng maging awardee. Oh. Kaya alam, hindi siya ganong sikat katulad ni Mayor o kaya ni Governor eh. Pero sikat yung niluluto niya. Teka. Lalo ko yun. Oo, ano? Yun ang nagawa natin eh. Bahala ka nang humingi ng pamangyo sa mga parokyano natin, ha? Ako na po magsasabi, babawi tayo bukas. Oh.
bisperas ng pista bukas. Huling araw ng pagawa ko ng halayang ube. Huling araw. Pagkatapos nun, halos 50 taon. Mamimiss po ng mga taga-Bukal yung halayang ube ninyo. Bakit pa kasi pumasok yung mga taga-labas? Ganun talaga yun eh. Hindi mo maiiwasan ang pagbabago. Nagbabago ang bayan. Kahit matanda na ako at nilalayuma, kailangan sumabay din ako sa pagbabago. Ang Eli, miss niyo ba ang Bukal? Malulungkot ba kayo? Namiss ko, pero masaya na rin ako. Kasi marami akong baon dito. Mga baon ala-ala. Yun ang mahalaga, Bald. Yung baon ala-ala. Minahal ng mga taga-Bukal ang ginawa kong halayang ube. Yun ang baon ko, Bald. Yung masayang alaala. Oh, sige na. Sige na, anak. Ihatid mo na yung niluto kong halayang ube. Yung Gabriela's halayang ube. The pride of Bukal. Bahaya sa akin na iparingi. Bahaya sa akin na iparingi. Ang pintig ng puso. Magbabalot na. Lululan na sa isang karitela. Dala ang palayok, ang sandok, ang manok, ang katikot, ang pusa, ang baboy. Dala pati ang hanip sa pugad sa silong. Isa o dalawang taon lamang ay uuwi na sa aming nayon. Magulo raw sa Maynila. Mahirap daw sa Maynila. Buwisit daw sa Maynila. Mangyari hindi ka makapanghihingi ng asin sa kapitbahay sa Maynila. At kung kami umuwi na, ay saka namin muling nakikita ang aming nayon. Ang katahimikan sa silong ng isang malinis na langit. Ang lunting pananim sa pagpapala ng init ng araw at patak ng ulan. Ang ilog na nagkikimkim sa kanyang malinaw na dibdib ng hindi mauubos na kabuhayan. Magandang umaga po, Aling Eli. Oh, halika, tuloy ka. Sige po ka. Gusto ko po sana kayong imbitahan sa programa ng pista. Oh, ayoko ata magpunta sa programa yan. Taon-taon, pare-pareho na lang ang seremonyas eh. Pero po ngayon, iba po kasi yung lolo ko po yung chairman ng Committee de Festejos. Iba-iba po yung mga papalabas. May anong oras aabutin yung programa yun? Aling Eli, kung problema po yung pagpunta tsaka pag-uwi, kami na pong bahala ni nanay. Hatid sundo po kayo. Maiinip lang ako. Hindi po kayo maiinip. Maraming palabas eh. May sayawan, may kantaan. Di po ba sabi niyo huling pista niyo na ngayon? Bagay. Oh, sige. Sige, pupunta ako. Hey!
ipakikilala ko na po ang ating chairman ng Komite de Festejos. Walang iba kundi si Lolo Lope Gonzalez. Palakpakan natin siya, mga kaibigan. Pinararangalan po natin si Ginoong Felipe Esguerra. Maraming salamat po sa inyo lahat. Si Mantemio Artemio Antonio. Maraming salamat sa karangalang ito. Potbo Pandisol! Ngayon naman, ang pararangalan natin ay isang kakaibang babae. Matamis at kulay lila ang mga alaalang iiwan niya sa atin. Sa bawat hapagkainan sa bayan nating Bukal, tuwing pista at Pasko o kahit anumang okasyon, hihilingan siya. Ang buong bayan po ng Bukal ay nalulungkot dahil sa nalalapit niyang paglisan. Ang buong bayan po ng Bukal ay mangungulila sa kanya at sa handog niyang halayang ube. Walang iba kundi si Gabriela Magliari, maker of the famous Gabriela's Halayang Ube. Malaking karangalan para sa akin. Salamat po Boop 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 boop.